Yun na po ang lahat. Purihin ninyo ang Panginoon, pakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Ilika niya ang langit at lupa, ilika niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martis tayo ng 27 na linggo ng pangalawang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa Taga-Galacia, ay kanya pong ipinahihwati na mula sa kanyang pag-uusig sa sambayanan ng Diyos o simbahan, siya'y hinirang upang tagapaghatid ng mabuting balita sa mga hintel. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, si Marta at si Maria na mga kapatid ni Lazaro ay tinanggap nila ang Panginoon. Ngunit sinabi ng Panginoong Hesus, ang pinili ni Maria na makinig sa mabuting balita ay siyang pinakamahalaga. Sa buhay natin, mayroong aksyon at mayroong pagnilay-nilay. Pero kung minsan nakalimutan natin ang pagkinig sa salita ng Diyos, pagnilay-nilay nito at pagsabuhay, kaya dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo ay nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain
ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at inadaing na mga kahilingan. Ang kanang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang kasalanang ipinangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ang lubusan at ang ipinagalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Hudaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masubik ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasinggulang ko at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya at nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hintil. Hindi ako sumangguni kaninuman ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Wala kaming nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito, alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at Cilicia. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya sa kanya. Sinikap na wasakin nung una, kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Poon. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Lahat ito'y nakikita sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugusin. Sa loob ng bahay bata, doon iyo'y napapansin. Lumalaki ako noong sa iyo'y di nalilihim. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nangangalang Martha sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghanda. Kahit lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako ito." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Martha, Martha, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Malapit na naman ang ating eleksyon at pipili na naman tayo ng mga tao na karapat-dapat sa posisyon. Pagpili, yun yung ginagawa lagi ng tao. Bahagi rin yan sa buhay natin. Mula maliit pa tayo, nagpasya ang mga magulang, pinili nila, nabigyan tayo ng ganyang pangalan. Sa pag-aaral natin, pinili rin nila na ganyan ang ating pag-aralan. Hanggang sa paglaki natin, magkaroon sila ng susog at ang susog nila o suggestion, ganito ang ating piliin. At kung sa paglaki at maging malaki ka na, mayroon ka rin pinili na maging kasama mo habang buhay. Lahat ng buhay natin mula sa simula pa ay isang pagpasya, isang pagpili. Sa salitang Hebreo, ang pagpili na kung saan ito ay umabot ng 272 times na naisulat sa Biblia. 272 na beses na ulit sa Biblia. Ibig sabihin, mahalaga ang pagpili. Sa salitang Hebreo, ang pagpili ay bakar. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 38 hanggang 42, sa versikulo 42, ang nakasulat po ay ganito, "Agaten merida excelsato." Pero sa moderno na Griego, sapagkat kuinuko na Griego, excelsato, sa moderno na Griego, ang salita pong pagpasya o pagpili ay ipelego na
sa Latin naman ay eligere, sa atin pagpili. O sa English pa, to choose. Bahagi na ng buhay na kung saan si San Pablo din. Siya ay masugid na nagpapairal o dili kaya gumagawa ng paglilitis, pag-uusig sa mga naniwala ng ating Panginoong Hesukristo. Pero pinili siya ng Panginoon. Hindi siya ang pumili sa Panginoon, pinili siya. Nagpakita sa kanyang Panginoon, nahulog siya sa kabayo doon sa Damascus at naging Kristiyano siya. At ngayon, hinirang siya dahil pinili siya ng Panginoon na magpahayag ng mabuting balita sa mga hintel. Kaya ang ating Salmo 138, ang ating pagpili ay para sa buhay. Kaya sa versikulo 24 ng Salmo 138, sa Panginoon, ako ay samahan sa buhay na wala hanggan. Yun ang gusto ng Diyos. Pipili tayo sa buhay na walang hanggan. Ang pagpili sa buhay na walang hanggan ay ginagawa sa dalawang paraan. Una, aksyon o paggawa. Pero nakalimutan natin ang mas mahalaga pa. Ang pagkinig sa turo ng ating Panginoon o Ebanghelyo. Dito natin tingnan ang ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, verso 38 hanggang 42, na kung saan si Martha, kapatid ni Lazaro at kapatid ni Maria, kanya pong tinanggap ang Panginoong Hesus. Sa kaugalian ng mga Hebreo, sa kapanahon ng ating Panginoon, at magpahanggang ngayon, hindi po ang isang dalaga ang mag-welcome ng isang binata. Binata po ang ating Panginoong Hesus. Nag-welcome siya. Dapat si Lazaro ang mag-welcome. Pero wala doon si Lazaro. So, hindi. Dapat ang ating Panginoon ay pumasok na lang sa bahay ni Martha makatapos na magsabi, Shalom. Kaya, kakaiba pong nangyari. At mayroon pang kakaiba. Si Maria. Anong ginawa ni Maria? Nakaupo doon at nakinig na parang siya ay isang disipulo o apostol. Noong kapanahon ng ating Panginoon, ang mga babae, hindi pwedeng maging disipulo o upo doon makinig sa rabi o guro. Kaya nakita po natin kakaiba. Bakit po kakaiba? Ang ipinahihwating sa ating Ebanghelyo ay dalawa na mahalaga sa buhay Kristiyano. Una, ang paggawa o aksyon. Pangalawa, ang pagkinig sa salita ng Diyos, pagnilay-nilay nito at pagsabuhay sa ating buhay. Yun ang dalawang paraan. Ang aksyon o paggawa ay ginawa ni Martha. Ang pagkinig, pagnilay-nilay at pagsabuhay nito ay ginawa ni Maria. Pero ito naman si Martha, abalang-abala sa mga bagay-bagay na magluluto siya, kulang ang kanyang, sabi niya, panahon para maghanda. Sabi niya, sabihin mo sa kapatid ko na tulungan naman ako. Bakit hindi siya diretso na makiusap kay Maria? Kanya pang pinagsabihan ang ating Panginoong Hesus. Kuminsan, ganun tayo. Gusto natin aksyon. At kung nakita natin na walang aksyon yung tao na yan, minsan ang nagsumbong pa tayo sa Diyos. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Sabi niya, Martha, Martha, naligalig ka sa at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Ang ginagamit ko doon na salita sa Koineo na Griego, oligon, yung katangi-tangi. Isa lang talaga. At ano po yon? Ang pagkinig, pagnilay-nilay, at pagsabuhay sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yun ang dapat nating gawin. At sinasabi ni ating Panginoon, pinili ni Martha, dito tayo sa salitang pinili, bakar, pinili ni Maria ang
lalong mabuti at ito'y hindi alisin sa Kanya. Agatin Merida, Excelis ato, pinili ang mabuti. Dapat magkaroon tayo ng pagpasya. Piliin natin ang mabuti. At piliin natin ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, magpasya ka para sa Diyos. Magpasya tayo para sa Diyos. Diyos ang pipiliin natin. Diyos ang maging sentro ng ating puso. Diyos ang siyang magabay sa ating isipan. Diyos ang maging liwanag ng ating buhay. At kung siya ang liwanag ng ating buhay, ang ating buhay ay para sa Kanya at tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos. Lahat po na tumatalima sa kalooban ng Diyos at gusto pang magkaroon ng tunay na panalig sa Kanya, pumalakpak ng mas malakas upang tayo magpahayag na tayo nga ay para sa Panginoon. Pinili natin siya, walang iba na Panginoon liban sa ating Panginoon Diyos sapagkat siya lang ang magbigay ng kabuluhan ng buhay. Siya lang ang tunay na magliligtas sa atin. Siya ang ating liwanag, siya ang ating buhay. At dahil sa dakilang pag-ibig sa atin, tayo ay bibigyan niya ng buhay na ganap at ikasya. Nasa atin lang ang pagpasya. Nasa atin lang ang pagpili. Dapat Diyos ang ating pipiliin, hindi kung anumang mga bagay dito sa mundo. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng napag-alaman ni na Marta at Maria, nabunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nahan sa ating piling. Malangin tayo sa Diyos na narito at nakikinig sa atin. Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas na may magkaroon ng pagpahalaga sa pakinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang inggit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang ipakita sa amin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lagi naman namin siyang tanggapin sa aming buhay at magkaroon siya ng puwang sa aming puso. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inihabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na may suma sa amin. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanian, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kahanang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw'y pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaysa namang hel, si siya awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumita ng Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, di nga pinungsimbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawam ni dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na margaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ng Kristo at subogan sa bibig, bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makaiigit? Mayroon ka bang nababatid? Kung nanak, hindi niya'y pinagkalit. Nanawag sa mundo, nagdusa at tumanas ng ibong sakit. Ka sa dakbil ng pagmamahal mo, kahit bayanan ka, sapat ito upang ibalik tukong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos, kay buti mo sa isang tunad
kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinungga pa rin ako, tinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik kung itinigis ng iyong anak para sa akin. Available na po ang ating All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling niyahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Pabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ipagalob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami naging katawan ni Kristo na aming pinakanibangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Hesus Nazareno. Kayo may narito, kayo may naugnay sa iba't ibang social media platform, kayo may nga nakiisa sa pagitan ng iba't ibang cross-posting na paraan. Naway ang inyong panalangin ay ringgin ng Pong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat naman naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng mga tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na mabiyayang siksikliglig at naguumapaw. Tayo ay binigyan ng kalayaan o malaya na kalooban, free will ng ating Panginoong Diyos upang tayo
ay malaya na magpasya at pumili sa Kanya. Mamuhay na ayon sa Kanyang kalooban gaya ni Martha na gumagawa at gaya ni Maria na nakikinig, nagnilay-nilay at isinasabuhay ang Ebanghelyo ng Panginoon. Naway, ito ay ating gawin upang buo ang ating pagtanggap sa Panginoon na Siya ang pumapanginoon sa ating buong buhay. Yan po ang pusbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga ibagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihag mo siya ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan, nagsusumamo sa makamtanawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan may itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangakon sa binyag na ikaw at naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, tinitingko ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, itas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwal natin panahin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dulwan natin panamin.